Ang trahedya ng Sodoma at Gomora. Nang naghiwalay si Abraham at Lot, piniling manirahan ni Lot sa lambak ng Jordan dahil sa mayabong nitong lupa at umaagos na tubig. Ngunit malapit dito ang syudad ng Sodoma kung saan maraming masasamang tao ang naninirahan. Makaraan ng ilang buwan, si Abraham ay binisita ng tatlong anghel. Sino kaya iyon? Mahal, madalit kumuha ka ng tubig. May paparating na mga bisita. Ay, sige mahal. O mga anghel, halina't magpahinga muna kayo't magbaon ng pagkain bago kayo tumuloy sa inyong patutunguhan. Sige, kinagagalak namin yan. Salamat. Paghahanda ko kayo ng makakain. Salamat sa lahat. Kailangan na naming umalis. Maari ko ba kayong samahan patungo sa inyong pupuntahan? Katakot-takot na ang sumbong sa amin laban sa Sodoma at Gomora at napakalaki na ng kanilang kasalanan. Kaya't bababa kami roon at aalamin kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Parurusahan po ba ninyong lahat ng tao ang mabubuti kasama ng masasama? Sakali pong may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba ninyo yon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa 50 yon? Hindi namin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 50 mabubuting tao. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang mabubuti, wawasakin pa rin ba ninyong lungsod? Hindi, hindi namin wawasakin alang-alang sa 45 tao. Huwag sana kayong magagalit. Magtatanong pa ako. Kung 30 lamang ang mabuting tao roon, o 20, o 10 lamang, wawasakin ba ninyo? Hindi pa rin wawasakin ng lungsod alang-alang sa 10 iyon. Salamat mga anghel. Napakabuti ninyo. Maraming salamat. Nang gabing dumating sa Sodoma ang mga anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Dapat yan sa'yo! Aray! Ha? Huh? Sino ang mga lalaking yan? Huy ikaw! Saan sa tingin mo ikaw pupunta? Sino ba kayo? Nakakatawa naman ng mga suot nyo! Bakit di kayo sumasagot? Nagpapakasiga ba kayo? Itigil na yan! Itigil na yan! Ha! Tignan mo kung sino ang narito. Sa tingin mo, mapipigilan mo kami? Hindi ah! Aha! Tignan nyo yun! Ano yun? Pasok kayo! Bilis! Bilis! Lot! Buksan mo ang pinto! Dumito muna kayo sa aking bahay. Hindi na dapat kayo nagpagabi sa labas. Salamat. Palabasin mo sila, Lot, kundi sisirain namin ang pinto! Pakiusap, umalis na kayo! Hindi ko sila palalabasin! Gusto lang naman namin makipaglaro. Sisirain na ba natin ang pinto? Ako na ang bahala sa kanila. Kahit anong mangyari, huwag kayong lalapit sa pinto. Hindi! Kung gusto niyo sila, kailangan dumaan muna kayo sa akin. Lumayas ka, kundi makakatikim ka sa amin. Tabi! Sirain ang pinto! Patutumbahin na natin sila! Hindi! Hindi ako makakita! Mabulag na yata ako!
Ako rin! Wala akong makita! Wala akong makita! Anong nangyayari? Nahulam yata tayo! Takbo! Ano? Anong nangyari? Lot, mayroon ka pa bang mga anak, kapatid o kamag-anak sa lugar na ito? Dapat mo silang sabihan at paalisin dito dahil sisirain namin ang syudad na ito. Ano? Sisirain nyo? Nabatid ng Diyos na puno ng kasamaan ang lugar na ito, kaya ninais niyang sirain namin ito. Ang dalawa kong anak ay ikakasal sa dalawang lalaki na naninirahan dito. Dali, kunin mo na sila. Sige, kayo na muna ang bahala dito. Sinasabi ko sa inyo, kailangan na nating umalis. Ang Diyos ay nagpadala ng mga anghel para sirain ang lugar na ito. Nababaliw ka na ba? Hindi! Ang mga anghel ang nagsabi sa akin na iligtas ko ang aking pamilya. Kaya halika na! At bakit naman sisirain ng Diyos ang syudad? Nakita ng Diyos ang kasamaan ng mga tao dito. Nakakatawa ka naman! Hoy Lot, nakainom ka ba? Nakakatawa ka naman! Hindi ako nagbibiro! Pag di kayo umalis, mamamatay kayo! Mamatay? Kailangan mo na matulog! Oh, ano ang nangyari? Nasaan na sila? Ay, di sila sumama eh. Hindi mo ba sinabi sa kanila na nandito ang mga anghel? Sinabi ko sa kanila, ngunit hindi sila naniniwala. Ako ay tinawanan pa nila at sinabihan pa nila akong lasing! Kailangan nyo nang umalis, oras na. Tumakbo kayo hanggat sa marating ninyo ang bundok at huwag na huwag kayong lilingon. Sige po. Halika na, mahal. Umalis na kayo. Tandaan, huwag kayong lilingon. Hindi kami lilingon. Halika na. Tumakbo na tayo. Takbo lang tayo ng takbo at kahit anong mangyari, huwag kayong lilingon! Nang hindi man lang nakahanap ng 10 mabubuting tao ang Diyos sa syudad ng Sodoma, sinira nila ang lugar hanggat sa ito ay naging abo. Ngunit, hindi nakinig ang asawa ni Lot. Siya ay lumingon! Nanigas siya na parang statwa na gawa sa haliging asin. Ano ang nangyayari? Wala! Wala! Huwag kayong lilingon! Tumakbo lang kayo na tumakbo! Ay! Wala man lang ni 10 ang mabuting tao sa syudad ng Sodoma at Gomorrah.